jobb a láb. Manalangin kayo mga kabatid upang ang paghahain natin ay kaligtaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin ang Dumika, kami naway nalisayin ang panibaguhin ng aming gaganaping paghahain, kami naway may taguyod sa gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Lubang na magbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinukob. Kaya minabuti niyang siya'y panganak ng bereng bukod mo ang pinagpala sa babae na. Sa labi na ibing kamatay, kami nagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Salamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Sa pamagitan ng Espiritu. Ama, ginagawa namin ngayon ang paggalang sa pagkamatay muling pagkabuhay ng anak. Hinihaling namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang tali sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami ang minarapan na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang nagalap sa bundang tigpuspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura. At ang tanang kapariyan, kalalaanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay ng may pag-asang sinin mo rin mabubuhay. Ngayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan panginapagin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ilan ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin na lahat ng mabanalan ng buhay dito sa daigdig ng kalubod-lubod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kanangal mo sa mamagitan ng anak na aming Panginoon, Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangang papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo
sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanambigan na pinamaro ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin mo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. He's with you. Kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
lahat at tayo'y manalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at nakapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinain sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating itutugon po ay, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, tugon. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa kalit at puot sa nakanilang nararanasan, tugon. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na iginagapos ng hangaring maghigante, tugon. Para sa aming sugatan lipunan na inililigaw ng ilusyon, dapat tumitil ng buhay upang ipagtanggol ito, tugon. Sama-sama nating sabihin, tulungan ninyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihigante, tugon. Para magkaroon ng paliligdigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, tugon po. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukhaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ay maaaring ugat ng kriminalidad, tugon. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan, tugon. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtaguyod sa dangal ng lahat ng tao, nang gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagsundo, tugon. Para sa inspirasyon, baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan, tugon. Manalangin tayo lahat. Ama ng habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghigante. At isulong na punuin ang letro, ginagamit ang panawagan na pagkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas, maghari nawa ang tunay at hindi panandaliang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa kamay ng mga makapangyarihan, subalit hindi ninyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghihilom ng kanilang mga suga. Banal na Espiritu, Panginoon at pagbigay ng buhay, pinalakas ninyo kami sa pakikipagbaka sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayan, ginagawang ibigal ng pamahalaan. Gayun din naman, tulungan niyo kaming maguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, ina ng buhay, ilayo niyo ang sambayang Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungso, San Pablo Onang Ermitaño, San Martin de Porres.
Ama naming mapagmahal, kami pinagpagsalig mo sa banal na paiginabang igawin mong laging manabig na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasabalang hanggang. Amen. So, kahapon po ay pinagdiwang natin ang pagdaigdigang araw ng mga may sakit. Ano? So, palagi natin ipanalangin ang ating mga kapatid na mga may sakit. Yung araw ng Webes ay inilalaan natin palagi para po sa mga may sakit. So, lahat ay palagi inaanyayahan po na makisa sa pagkatanong sa banal na sakramento sa altar mula 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Yun po ay tuwing araw ng Webes. Kasama natin ang ating patron na si San Martin, ang patron ng mga may sakit. At naisip po natin magpasalamat sa mga nagbigay po ng tithes, Armando Aramil, isa, Anonymous, apat, so equivalent of 5. So 134 plus 5 equals 139 tithes. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, no? Sa masana nga po ay pagtulong-tulungan natin para mapasaayos po yung ating simbahan. No? Isa na nga po rito ay yung pagpapasaayos ng tiles. Ay magtulungan mo tayo para mapaganda. No? Alam niyo kahapon ako ay inimbitahan na magmisa sa Santo Niño diyan sa Cebu. No? Hindi ko naman nakalain na magkasal. Hindi ko naman nakalain na yung ikakasal ko yung taga rito rin. No? So, pumunta ko ng ibang parokya, doon din kayo magtatagpo. No? Pero naiintindihan ko na yung mga nagpapakasal, gusto nila maganda yung simbahan. No? Ay bahagi po yun. No? Pero kaya nga po ay pagandahin natin yung ating simbahan. No? Kasi para maging presentable tayo sa isa na po rito sa pagkakasal o sa mga pagtanggap natin ng mga sakramento. No? Para maging maayos. No? At kahit na maliit ito, ay pwede nating mapaganda. No? Pagtulong-tulungan lang ho natin. No? At ayusin ho natin yung design, no? Na maging kaaya-aya ho. No? Kahit malamang po yung tiles. No? So, gagawin natin ng magandang design para po maging presentable naman, lalo maging presentable po yung ating simbahan. No? Na rin po ay dumami rin ang magpakasal dito. No? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo. Taglayin ang pag-ibig at awa ng Diyos na naging tao. Salamat sa Diyos.